nadaanan ko siya, pero nabanggit lang ng mga professors ko noon, lalo na from high school. Bale kasi, yung nabanggit lang talaga na part is tukol sa height ng room, like, kailangan mataas, basta ganun, para mas maganda yung ventilation, para mas malamig. Yun yung naano ko, naalala ko lang. Wala po masyadong idea. Wala. Personally, ano kasi, since chem major ako, yung building namin sa chem, parang, I think, yung safety measures niya, sakto naman siya sa kailangan since, like, yun nga, yung experiments, chemical experiments, ganun. May emergency procedures naman. So, I'm choosing chem. Oh, feeling ko ano, hindi naman sa aware na, pero conscious na hinahanap yung ano, mga fire exit kasi, well, malapit na tayo sa ano, Marikina sa Quezon City. Baka biglang dumating big one, parang ganun. Always when I go in restaurants, buildings, I always stay in a place where I can see the whole area. Siyempre, una-una kong titignan, where are the exits? Hindi po kasi ako masyadong lumalabas, pero yung parang mukhang mga matitibay sa akin, yung mga simbahan po kasi. Kaya, mga church po na buildings. Usually, dito sa UP, napabansin naman yung mga fire exits. Pero sa ibang buildings, kasi yung iba may kalumaan na rin, diba? Hindi napapansin yung sa iba. Pinaka-safe. Siguro yun yung mga bago tulad ng School of Economics, Asian Study Center. Ilan yung pupapasok sa isip ko? Konti pa lang po kasi yung mga napupuntahan ko, pero sa mga napuntahan ko na po yung IC sa chem building po, Institute of Chem. Feeling ko po, dahil po sa yung mga hinahandle doon, feeling ko mas inano nila yung paggawa doon sa building, tas iba yung structure niya. Hindi ko alam kung may connect yun, pero... Sa tingin ko naman kasi, most of the buildings here in UP ay safe naman. Kung tatanungin ako anong pinaka-safe, I think, I don't know, ICE? Ano po? Institute of Civil Engineering. Sa tingin ko yung sa law, kasi parang maganda yung parang pillars niya and yung foundation ng building. Ito po muli si Benny Pacheco, isang structural engineer. Magpapakilala muli sina... Ako po si Pichi Mendoza mula sa Departamento ng Psikolohiya. I'm Mark Zarco. I'm a geotechnical engineer and I'm also from the Institute of Civil Engineering. I'm May Datuin from the Department of Art Studies, College of Arts and Letters. Ako naman po si Doy Rosete sa Sining Bisual, College of Fine Arts. Ngayon ang pag-uusapan natin, mga building, mga gusali sa UP man at sa labas. Malapit sa puso natin to dahil tayo mismo nasa mga loob ng mga gusali, hindi ba? Meron tayong mga tinanong kanina ng anong kanilang impresyon sa mga building sa loob ng campus. Kayo ba? May mga paborito ba kayong building sa loob ng campus? Siyempre, sa Palma Hall. Paborito niya, yung sarili niyang building. Well, I'd say I also like the Church of the Holy Sacrifice because of the artwork, of the design, of the dome shape. It's also very nice. Uy, ano yan, ha? Magandang halimbawa yan ang ginamitan ng reinforced concrete na manipis na panipis para yung shell makuha talaga. At the same time, nakuha yung magandang shape. Yeah, Palma Hall din kasi meron siyang, bukod sa mga classrooms, parang okay naman yung integrity ng building. And then meron siyang staircases sa harap na pwedeng mag-gather ang maraming community, especially for protest actions. Dindoy, how about kayo? Ako naman, siyempre sa bagong gusali ng kolehiyo. Bago talaga, katatayo lang at press ko pa. Ito'y maaliwalas at marami itong mga tanghalan, no, para sa mga galleries na pwede magtanghal yung mga estudyante at saka mga profesional na mga alagad ng sining. Nabanggit nyo kasi, tinanong natin mga buildings sa UP, so siguro naintindihan, mga public buildings, ano, nabanggit nyo maaliwalas. Yun ba ang una nyong hinahanap pagka nagpagawa tayo ng building na
museum or academic building, maaliwalas, nabanggit ng isa rin, pati yung open space sa gitna ng isang building. Mm. Ganun din ma-design nyo, yung open space sa gitna? Dahil kailangan talaga na parang hindi tayo nasasakal pagka tayo ay nasa isang gusali. Katulad nga kung minsan, sabi natin eh, para bang gusto mong gumalaw ng maayos, no? At yung parang yung paghinga pagka maliwalas ang isang gusali ay napakaganda. Lalo na kung may hardin, ano? Yung parang may mga greenery dito sa mga gusaling ito. Interesting yung aliwalas kasi wala siyang English equivalent. Aha. So you can't say big kasi a structure could be big but not maaliwalas. But it could be as small as a bahay kubo and yet maaliwalas siya. So it has nothing to do with size. So when you try to explain it to a non-Tagalog speaker what aliwalas means, you have to say many things. Kasama so, siguro openness. This transparency of light, transparency of air. Just like the UP Chapel. Parang UP Chapel. And also the spacious feeling. Kahit maliit yung yung space, no? Yeah. Pero ang feeling mo, maluwang katulad nung nabanggit ni Dindoy on UP Fine Arts. Kung minsan, ang sabing maluwang, yung mataas ang kisame, malalayo ang poste at dingding. Ganun ba ang feeling nyo? Actually, madami na kaming studies on the concept of maaliwalas. Ano? And it's really based on our sensory experiences of a place. Primarily, yung lighting at saka yung ventilation. Ventilation ano? Din, no? Pero hindi lang yon. Meron din, you know, the concept of space in terms of your being able to have your own personal space, even though if it's small, like yung sabi ni May, bahay kubo, no? Liwalas pa rin. Kasi meron kang room, no? For what we call personal space. Pero hindi lang maaliwalas ang, I think, ang concern natin sa mga buildings natin, ano? Kasi meron din tayo ng yung utility function, ano? So, meron nga nagsasabi, yun daw bang UP Chapel, ginawa na dome at saka walang pinto ang dahilan para maaliwalas? O ginawa ba siyang bilog dahil gusto ngayong worshiping ay gitna? Hindi ko alam kung anong naunang konsiderasyon doon, yung layout para sa worshiping o para gawing open from all sides para sa aliwalas? Ano sa pagkaalam nyo? Wala na akong access dun sa architect. Pero as a user, maganda siya kasi pwede mo siyang ma-approach from all directions. Unlike the old churches, where there are single perspective, you just have to focus on one. And then you feel small, meaning you're worshiping a higher power. Pagdating sa UP Chapel, ang feeling mo, intimate ka dun sa higher power na yon. Tapos may sense of community, pwede mo nga siyang i-approach kahit saan na perspective. So, yeah. Sa user, hindi ko alam kung yun din yung iniisip ni Loxin, no? The architect. O ng ating yan. Parish priest na nag-guide ng pagde-design. Yeah, marami kasing factors eh. Function. Eh, sa fine arts building, ano bang function ang ni-request ninyo para ibigay, i-design? Ito kasi talagang marami dito yung talagang functional area, no? Dahil yung isang kanyang pinakamalaking lobby ay gagamitin na rin na kayang ganapin dito yung graduation mismo ng mga estudyante. At karamihan dito ay mga functional spaces para sa mga pagtatanghal ng mga estudyante, faculty, at saka ng mga bisita ng mga artists. Kaya marami itong galleries. Kaya karamihan dito ay parang mga public spaces, kung tawagin natin. At konti lang yung classroom at saka studio. Di ba ang isang tanong ngayon, kung inopen natin, tapos malawak yung bubong, saka malalayo yung poste at dingding, edi ngayon, di ba kayo kinakabahan na baka madaling bumigay? Wala namang ganun kaba? Wala namang ganun kaba dahil nagtitiwala naman ako doon sa mga structural engineer. Ayun na. Oo, yung mga structural engineer ba? Saka geotechnical engineer? Nakinonsult. Nakinonsult rito. Pero Dindoy, glass yun? Glass, opo. Mga tempered glass. At nitong mga nakaraang bagyo,
meron nga ditong na testing na yung mga hindi totoong tempered, no, na mga salamin ay nabasag. Kaya nalaman kung ano yung mga hindi totoo at saka yung totoo, no. Dahil ang strength naman talaga ng ayon doon sa mga eksperto, yung tempered glass ay dito sa parang frontal na epekto ng stress, so ay dapat malakas, mahina siya sa gilid. So dapat talaga may standards doon sa tinatawag natin na, let's say, if you say you're using tempered glass, how tempered is the tempered glass? No? Hindi ba to yung purview ng building code, no? Mm-hmm. Oo, yung building code saka mga building standards, meron nga kasi yun nga, no, kailangan balansehin na gusto natin salamin para maaliwalas. Pero anong klaseng salamin? O gusto natin malaking bintana para maliwanag, ganun pa rin. Anong klaseng glass panel? Meron ngang building standards saka building code, eh. Meron din tayo natanong na kung sila ay pamilyar kung anong building code. Kayo ba aware kung anong national building code ng Pilipinas? Meron ba tayo? Well, I was involved in drafting a part of the structural code. So I'm a bit familiar with the structural code. But then I'm aware that this is connected. This is actually a referral code of the National Building Code. So that's the extent of my understanding. But I also understand that this building code, the concept of the building code only came after the Ruby Tower earthquake in 1968. Dr. Zarco, yan ang sabi ng mga lolo natin. Mm-hmm. Noong 1972, mm-hmm, naggawa ng unang National Building Code for the Philippines dahil nga daw sa karanasan sa Kasiguran earthquake, mm-hmm, yes, mm-hmm, na nagpagbagsak ng building kahit dito sa loob ng Maynila. Nagkaroon na ng National Building Code, may kakabit na structural code. I think pati yung electrical code, iba pang mga aspeto, mm-hmm, kasi fire code. So the building code, is that really for the safety of the occupants of the building? Sa pagkakasulat ng building code, palagay ko kahit sa Pilipinas, sa ibang bansa man, nagiging batas siya, yes, para proteksyonan yung nasa loob ng building, maaring may bahay, may-ari, saka yung maaring bisita nila. Kasi nag-a-apply din yung kahit sa public buildings, eh. Mga mall, o opisina, o kahit siguro simbahan, eh pupunta doon mga publiko, hindi silang may-ari, but visitors, worshippers, mall-goers, para sa protection nila. Pero sa totoo lang, meron ding mga nag-iisip, hindi naman yata mapoproteksyon na total na walang pagkasira yung mga building. Huwag lang matrap o masaktan yung mga tao. So kaya nagkaka-building code na pinapatupad na batas. So is there an emphasis of the building code for a particular type of hazard, for example? Kunwari ako yung historical, no, pero pare-pareho naman tayong mga bata. Pero yun nga, nung 1968 nga daw na-trigger yung building code gawin ng 1972, ang malakas na iisip, lindol. Pero meron din silang requirements para sa wind o bagyo. Tapos, mga recently, halimbawa ay liquefaction pagka nag-earthquake. Yung pagka ma-earthquake, yung sandy na mga lupa, nagiging parang kumunoy, covered na rin yun. And a little bit ng mga pagbaha. Uh-huh. Ano pa bang mga... let's say, like, yung certain areas have different type of geologic conditions. So, yung the earthquake motion is different due to the underlying ground. So, the building code is little by little taking into consideration these differences. Yeah, I think yun. Nilagay nila doon nga pala yung earthquake zones, may wind zones. Proximity to the fault. Para so ito pala yung nag-evolve din, ano? Hindi nung 1972 lang nagawa, eh. Constantly naman, bang nire-revise? Nire-review naman na ito. So most likely, I guess, after Yolanda, na they saw that there are stronger wind velocities. Obviously, it's a learning experience, and I guess they will again revise the building codes to that. Mukhang ganun nga, na sinasama na ngayon yung nakitang mataas pa talaga yung wind speed, kulang yata yung ating dinisenyo, taasan natin ang standard.
or yung sa earthquake, dati hindi alam yung West Valley Fault kung saan eksakto dumadaan. Pero nung maimapa na siya ng V-Box at ng government agencies, ngayon sinasabi na na kung malapit ka, isang kilometro lang o kalahating kilometro, papadagdagan pa sa'yo ang design. Ganun ang iniisip ngayon ng building code eh. So what would happen, let's say, if you built your building or a building was built in this particular year and the building code changes? So what can be done to, because it may not be compliant anymore with this new version of the building code. Halimbawa, pag-usapan natin mamaya yung Melchor Hall, Palma Hall, mga ibang building pa ng UP, no, na ginawa nga sila 1947, 48, early late 40s. Tapos, nagbago na yung building code, nag-upgrade na ng standards. Siguro, mapag-uusapan din natin kung paano talaga binabalanse na mas alam natin ngayon yung mga hazard. I think ang ginagawa ngayon, pwedeng i-assess saka kung kinakailangan i-retrofit yung ibang buildings. Kaya sumusunod, susunod rin sa ika nga, kalakaran ng panahon. Tuloy naalala ko, di ba pinag-uusapan natin dati, nung naglahar doon sa Pampanga, yung mga kabahayan doon, nakaisip silang ibahin ang estilo. Itayo na silang mga bahay sa ibabaw ng matataas na poste. Parang mga bahay kubo, pero sa halip na bamboo, konkreto, pero matataas ang poste sa ibaba. Tapos sila, ang living space nila, ang tirahan nila sa taas, sa ibabaw. Yun, isang example yata yun nung ni-requirement o hindi, nung building code, eh nag-a-adjust yung paraan ng pag-design sa pag-construct. Nakita nyo ba yung mga building sa Pampanga na gano'ng yes, silo? Yun, anong palagay nyo? Nasa tamang direction ba yung pag-a-adjust nila? Yung tinataas nila yung bahay, mahigit dalawang palapag bago doon ang tulugan nila. Yung lahar o baha na iniiwasan ng mga tao, ang naisip na solusyon, itaasan, no? Lagyan ng poste. Ang nagiging tanong susunod, yung ba mga poste, parang yung mga tuhod natin, matibay ba yung tuhod? Ano? Nakatira ba kayo sa high-rise? No, but I used to live here on campus, and we had a house that was a sawali house, but it was also partly on stilts. Yeah, we also familiar with that? We had a silong, yung tawag nila, and we used to play patintero and all that. Or play hide and seek at the bottom. Yes, but it was quite a high ceiling, a high post. Not that high above the ground. It was, in fact, I would say around 3 or 4 feet above the ground at the very most. No, in our case, it was higher than that. Because I think it was on a slope. Nakapagpatintero kayo, so it should be higher than 4 feet. Pero, and then, also in the province where my father is from, no, near Pampanga, the house also had the silong, and they're also in stilts. And if you're familiar with old houses in the provinces, the bathrooms are actually on stilts. Stilts, diba? Yeah. So yun, naabutan ko yung mga yun. So, ika nga, meron din namang nakaka-relate at nakakaalala yung mga nipahat man or usually magaan na material yung mga ginagamit. Yeah, like materials. Kaya parang hindi kakakabahan dun sa earthquake. Baka lang sa wind. Actually, mas nakakatakot pa yung, you know, it's a fully concrete house and you wonder whether it is safe when it crumbles, no, on top of you, because I don't mind sawali falling on top of me, you know. Ang question doon ay yung building code, as it addresses several types of hazards, no, is there one that has been is there a building code that sort of minimizes for all? Yan ang pinakamahirap. Binabalanse, no? Binabalanse. May bahana, may hangin pa, may fire. May earthquake, may fire. Ang pagkakaalam ko sa building code, hindi naman binigyan ng isang formula kasi meron pa rin gustong gamitin kahoy, meron pa rin gustong gamitin maraming salamin. Namimili pa rin tayo, di ba? Gusto natin maaliwalas. Or yung iba, konkreto gusto niya, solid na solid. Mabigat naman, matigas, pero mahirap balansehin. So pagkaalam ko sa structural design or sa architecture, hindi sinasabing isang type lang eh. So choice pa rin ang may-ari sa kanang designers kung anong kombinasyon. Kaya itong ating sinasabing house on stilt na konkreto,
palagay ko, ongoing ang challenge dyan eh. Nasolve nila yung problem one, maybe problem two. Pero parang may nag-a-arise na problem three, problem four. Hindi ako magtataka kung patuloy nila yung imo-modify. Baka ika nga i-improve pa. Kasi ang building code naman sinasabi, kahit na itayo na natin, pwedeng i-re-evaluate, i-retrofit. Siguro, walang perfect solution. Yun siguro yun na hindi pa na-solve ng building code, yung one formula. But that brings the question, so are there different building codes for different locations? Well, si Doc Mark alam din ito siguro detalye. Pero national yung regulation, pero binibigyan tayo ng mapa na iba-ibang lugar para sabihin, dito mas malbaba ang lugar, mas malaki ang flood, mas malalim ang flood dito. Or doon merong mountainside, baka may landslide. Or West seismic area. Or gaya ng Palawan where the thing is a little bit different. Kabaligtaran, sa Palawan, mahina ang seismicity. Mahina rin ang hangin. So, isa lang. So, flexible din pala ang building code. Flexible in the sense na bibigyan tayo ng options kung paano. Pero, just like sa buhay, mahirap yung may option, ano? Yeah. Kailangan kong mag-decide. Kailangan kunin yung decision. Oh. In case anything happens, tapos nakitang hindi nag-conform sa building code yung nagpagawa. For example, mall na maraming na salanta or na piligro. Liable ba yung nagpagawa? Pwede bang i-cite yung building code? Oo. Nung kaya nga naging batas na yung building code, para kung talagang grabe ang nangyayari, para protektado ang publiko, pwedeng kasuhan ng gobyerno, bigyan ng fine. Iba nga, pati criminal liability, pagkakulong. Pwede. Yung owner, yung nagpatayo, kasi siya ang ultimate na responsable sa kung paano dinisign, saka paano tinayo. Pati na rin yung designer. Na professional, engineer, yung architect. Pumirma. Yung pumirma, ika nga, sa plano. Kaya ano yan, kasama sa batas na may parusa. But then the building code constantly changes. So, paano yun? Yung nabanggit ko kanina, na sinasabi rin ng building code, kung nakaraan na ang 15 years, o kahit mas maigsi pa, kayong may-ari, tayong may-ari, ipa-evaluate natin uli. Tapos, kung kinakailangan, paayos natin uli. Kung minsan ang tawag natin repair, pero sabi nga nila, kung wala namang sira, hindi naman repair yon. So retrofit upgrade is the correct. Upgrade or retrofit. Retrofit. Pwede yun. So hindi po pwedeng nag-build na ako, tapos nakita sa building code, hindi siya nagsisink, tapos hayaan ko na. Dapat responsibilidad kong i-retrofit para pag may nangyari, hindi ako liable. Correct. Ganon. Ang solution naman natin, hindi yung common nagkasala ka, ikulong kita, kalimutan natin yung building. Eh, problema pa rin yung building eh. Okay. Ipapaayos yun. Or sa dulong extreme case, pinapademolish yung iba. So then that brings me to the question of UP because many of the buildings on UP... May question ba sa UP? Well, that's what I mean by many of the buildings on UP were built before. So who is responsible for making sure that the buildings on UP are retrofitted? Yung favorite buildings ninyo saka ng ating mga person on the street, mga old buildings na yes, ninyo. Yes, right, I know. Mayigit 50 years. But you know, with that earthquake, and I have to say I was alive at that time and already teaching in UP, no? This is the 1990 zone earthquake. Right, yes. And I don't think many of the buildings were hard hit, no, yes, by the earthquake. Actually, no? I can only think of one, and that's the COA building along Commonwealth. Yeah. And yet, the shaking was so intense, no, and so we were all surprised to find out that none of the buildings actually fell down or collapsed as a result of the building. The earthquake. Lindoy, meron ba tayong building na, bukod sa bago niyong building, meron bang lumang building na nakaka-relate tayo? Galing din kami sa Gonzales Hall, ano? Dahil ang fine arts. Building. Ang fine arts. Pinakataas pa. Napakataas. At talaga namang yung 3 floors na yan, ay parang maakit ka ng 5 floors ata. Kasi yung floor to floor, taas. Dahil napakatataas ng mga, ano, ng interfloor niya, ano? At ang isang... Malala ko na ang nasalanta, kumbaga, sa amin ng isang dindol ay hindi naman yung struktura, kundi yung aming mga rebulto.
Dahil yung mga aliyug classical na rebulto, hindi naman sila naka-anchor dahil itinutulak-tulak ito kung saan ini-sketch. At noong nagkaroon nga nitong pagyanig ay marami dito yung mga na nabasag. Well, nabasagan, ano? Kaya ito ay unti-unting nare-repair ngayon. It raises the question of yung mga falling hazard within the building, is that included? Is there anything or code or law governing? Who is responsible for these falling hazards? Ang responsible, yung gumawa ng sculpture. Sabi sa building code, sa pagkakaalam ko, bukod sa pinipigilan natin yung building na bumagsak, kung may lumindol o may nangyaring iba pa, yung mga laman din naman, nasa rule na dapat nakasecure. Kasi nga, yung tao sa loob, bisita man o nagtuturo doon, eh tama kayo kung mabagsakan sila, sabihin nating walang price na katapat yung mga sculpture, pero yung buhay din naman ng tao, syempre walang katapat. Actually, kasama yun na pagka ang building natin, sa pag-aalam ko, maraming falling hazard, mabibigyan tayo ng finding. Pero nabanggit ulit yung mga old buildings, maganda yung sinabi nyo na okay naman sila, ano? Old buildings, parang na-testing sa earthquake. Eh kasi, yun namang ibang nagde-design, hindi naman ginagamit basta yung bay rest minimum eh. Meron naman nagde-design na talagang ina-anticipate na, aba, 50 years from now, gusto ko nakatayo pa rin itong bahay o building natin, kaya dagdagan natin from minimum, itaas natin. Kasi okay, pwede naman yun. Mukhang ganun ng mga UP buildings, kaya... It looks like... Over-design. Hindi naman over-design, kundi... yung mga nagtitipid sa atin, ang baka sabihin natin, over-design. Kasi gastos yan pagka yung konkreto na, di ba, Doc Mark? Yung mga concrete daw sa nakposte sa main library, sa loob may malalaking bakal. Yeah. Right. Ganon din yatang ang Palma Hall sa Melchor Hall. Pero looking back now, parang nagsiguro sila, no? Ika nga may insurance na doble material. At napakinabangan naman natin ngayon na hindi nasisira. Nakakalug lang. So, sa structural engineering, ang tawag namin doon parang second objective na yung galaw, wag din masyado kasi baka masira ang mga laman. But old buildings are not necessarily... Dangerous. Dangerous, no? Hindi naman, ano? Baka nga baliktad. Baka meron kayang new building na... Duda tayo. Meron daw. Mga gano'n ba ka-new yan? Well, in the 90s. In the 90s. Hindi ko alam kung new yon. Pero merong isa in the early 2000s. Mm-hmm. Diba? Oh, walang, may mga problem like nabanggit na naman kanina yung soft story. And then, duda ako dun sa strength ng mga pillars dun sa soft story na yon. Sa ilalim. Oh, sa ilalim. Floor. Oh, oh. Tapos, so yan, example yan ng mga 20 years old or 15 years old na building. Or even parang mga 10-year-old. Mga 10-year-old. Pero ano ulit yung parang hindi kayo komportable? Well, walang fire exits. Oh, ayun, pwedeng dagdagan yun. Pwedeng retrofit yun dahil, At yung mga poste sa ground floor parang... Lagyan ng siguro tungkod. No? Katulad ng mga churches na tawag nating buttresses. Buttress. Is that applicable? Pwede naman. Buttresses sa paway. Yung talaga ang lalaking mga ano nun, di ba? Earthquake, built for earthquake. Baka kasi lalaking paway, buttress. Pero pwede. Yung idea pwede. Pero mabanggit ko yung mga talking of old buildings. Ano nangyari sa mga 10 churches yun? 10 churches sa Bohol. Ah, sa Bohol. Oo. Lumagpak. Anong tawag doon? Na-ruin. Nag-collapse. Oh. Well, most of these, I understand, are masonry structures. Mga malalaking adobe block. So, hindi rin naabutan yun ng building ko. Block. Luma and, na. And they're old and they don't use reinforced concrete. But what's interesting here is that I recall when we visited these churches after the October 2013, it's mainly the new parts that were added to it. We were told that many of the parts that collapsed were parts that were added actually after the Second World War to these, the facades to these churches were repaired. That's interesting. You mean yung older parts ng church ay hindi nasira?
mainly, and the ones basically collapsed were the facade that was repaired after the war. But you know, Mark, I have been to Maribohok where that church, that entire old church that collapsed. Yes, and where it was only the sculpted image of the Virgin Mary that slid down and turned out to be intact. Even in Punta Cruz, which is near the sea, you know, the church there collapsed entirely. Mm-hmm. And what we learned is that the type of marble, it's basically limestone still, no, was really not strong enough to withhold that intensity of an earthquake. So I think in some churches, yes, the new parts had collapsed, and they were saying it's probably because they were not integrated properly into the old sections of the building. Yung nabanggit ng mga simbahan sa Bohol, mga gawa sa bato. Adobe blocks or limestone blocks. Siguro yung iba, mainam yung pagkadikit, o kaya mainam yung pagka... Sa lansan. Ano? Pero depende rin sa lugar, pwede rin na-collapse pa rin totally. Yeah, totally. Di ba, nag-aral tayo ng mga even European churches, nangyayari din dati yan sa earthquake nila. Over a period of 400 years, magko-collapse kasi nag-trial and error din sila structurally. Yeah. Lalo na nung panahon ng 13th century na gusto nila pataasan. Pointed as possible. Nagiging gothic na. Yeah. Oo, yung mga vaults. Tulad nitong ginaya ng San Sebastian Church, no? Ay, ito. Tanungin natin ang Dean of Fine Arts. Alam ba ninyo kung anong materials na ginamit sa San Sebastian Church, Dean Doy? Di ba ito exhibit A? Alam ko dyan, bakal yan. Bakal. Bakal. Binalutan. Unang-unang sample natin dito ng steel structure, no? Isipin natin, dati bato-bato, malalaking bato. At sa Bohol nga, maraming bumigay. Pero ito, lahat bakal. Napuntahan niyo ba recently? Mukhang okay pa naman. Nagra-rust na. Nagkakalawang na. Kalawang naman. That is what, that it has undergone a lot of corrosion, the certain parts of the church. Yeah. Kailangan siguro lagyan niya ng rust converter. And then recently, nasa Pero news I think yeah. one of the problems about the restoration of the San Sebastian Church is that there are also paintings, I think, on the sides of the church, and that restoration is a little bit difficult because it might affect these paintings. So which there's are also on the that, walls. That which are on the walls. Yes. Nabanggit niya yan. Yeah. Ang building talaga o church, hindi lang structure, no? May kasi cultural, may cultural, spiritual. Oo. May maski naman residences. Sa bagay. Oo, tatanungin ko nga, paano kung yung gusto kong i-build na house effectively, gusto ko 'yun, kaya lang yung pala objectively hindi po pwede para doon sa building code. Diyan yung role ng professional na papipirmahin nyo sa plano para advisean tayo na, ma'am, maganda nga po yan, pero baka hindi po ligtas. Kailangan remind tayo. Oo, gusto ko may panay glass. Or would find a way of doing it, but warn you na this will cost. Ma'am, pagka po glass o salamin, dapat po tempered glass. Yung hindi katulad maduduro. Katulad ng fine arts. Para yung fine arts na maraming glass, tempered rin. Eh, yung glass kaya ng mga old buildings, napapalitan na kaya? Wala naman masyadong glass. Wala masyadong? Pero dun sa Palma Hall Annex nga, yung nagka-earthquake, yung takot ko sa thickness ng glass, baka naman pag mabasag yun, ano, it will end up like flying daggers. And that was really my main concern during that earthquake because I had a room full of students. Concern din yun sa glass na kung mahulog naman sa atin. Or like, let's say, the glass in the atrium because we've had a lot of typhoons where we've had buildings here in UP with atriums and these atriums or the roofs over sa roof? Yes, natatanggal. Oh, yung upkat nakita ko yung atrium sa CAL. Oo. Na nabutas yung ano, no. So thankfully,
Walang tao doon at that time. Because I can imagine that thing flew. Dindoy, maaliwalas nga yung mga open space. Tapos pag tinakpan natin ang itrim na may salamin, dapat tama yung salamin. Dapat magandang klase. Yung klase ng salamin. Babantayan na. Standard. Yung iba naman sa atin, ang gusto, wood. Warm, kahoy. Kailangan din fire rated or at fire. At saka may environmental problem na rin yun. At isa pa ngayon, naku, sana hindi basta-basta nagpupatol ng puno na kung hardwood na nasasayang. Ano. So may mga concern din sa paggamit sabihin ng kahoy. Sabihin ko, bawa sa Batanes. The reason why you had a problem with the faculty center where the partitions were... Oh, yung dating faculty center, yung nasunog. Yeah. Oh. What about the partitions? The partitions were wooden because it was supposed to be an open... A gallery. Yes, a gallery. Oh. And what I understood is they converted it into an office space. And to do this, they put the wood partitions, which were very nice. And then you had flammable materials, a lot of movable fuel. They are like papers and yes, paintings as well. Yun naman ang disadvantage kung kahoy kasi kung kahoy. Fire hazard. Yes, din. yes. So yung building code, I'm just listening to our conversation. Mm-hmm. It appears that the building code is not a sure thing, you know? It's not a cookbook. It's not a one size fits all. Para siyang mga requirements na kailangan pa rin pag-isipan ng professional kung paano ipapakatupad tas papasa katuparan. But I was going to say, very importantly, the people who are using that building should also be part of the code of safety, ano? Oh, for example, yes. Yung falling, yung mga sinasabi ni Dindo, ano, yung artwork na nahuhulog-hulog, no? It's our responsibility in our buildings to put places where they should be placed securely. Yung may-ari. Or maybe secure them. Secure them, oh. Yung may-ari, yung occupant, or yung users ng bahay o building, kailangan din namang ayusin niya yung paggamit. Ano. Eh, lalo na, sabi nga, maaaring small yung space, private space. Kung public nga siguro, dapat shared rin yung responsibility. Kaya yung day-to-day din nating pag-iisip no, tungkol sa building. Yeah, speaking lang of artworks, marami rin artworks around UP campus that are in danger also conservation-wise. So dapat pag-isipan din siguro yon. Isa yon sa mga risks, intangible risks na kasama sa philosophical and cultural reasons why we have structures. Yung sa UP Chapel is one, the Manansala. The Manansala mural really should be conserved. Actually. Oh, yung sa Palma Hall, yung mural doon on science and art, nagde-deteriorate. Yes. So, I think kasama rin yun sa building Well, yung building itself has a value that should the be UP Chapel. Or should be preserved. Right, not right, just the right. People inside. So, we keep saying it's a heritage site na the UP Chapel. All five national artists are in it. The one who built it, Loxin, the mosaic by Arturo Luz, the crucifix by Abueva, and dalawa yung nag-collaborate on the Manansala mural, the Stations of the Cross, si Kyokok and si Manansala. But look at them, kasi laging nahahawakan, exposed kasi. So these things have to be taken to consideration as well. No? Siguro nung pinapaint yun, parish priest, hindi naisip yung conservation, lalo na kung open siya, actually naanggihang ka rin doon pag umuulan. So, yun, kailangan na, and of course, binanggit kanina ni Dindo yung mga sculptures, kasi kasama talaga yon sa intangibles na kailangan din natin i-take into consideration. Kung tutusin nga, kung naririnig tayo ng mga building official, inuulit lang natin na kung tutusin, yung building code o paggawa ng mga building at struktura natin, hindi naman talaga straightforward na isang formula lang. Ano? Yes, that's right. Paprotektuhan na natin yung mga tao, mga nakatira. Maybe pati yung mga laman na sabi nga, cultural assets. At yun ding sigurong functioning, may mga iba pa nga ang iniisip. Yung ospital, dapat hindi siya masara. Kasi kung meron talagang nangyari sa paligid, unang pupuntahan, ospital. So, yung building code, maraming pag-isipan, hindi pa rin siya cookbook. Ang tanong ngayon, tayo naman ang behavior natin kung tayo na yung occupant, saka owner or visitor ng building. Ano bang mga practical naman nating magagawa araw-araw para, well, habang nandun yung building, kung inaayos pa rin,
tayo ba? Ano bang mga suggested natin na, oy, ingat tayo dito, or pansinin natin yung blank? Ano bang mga tip natin when inside a house or a building para mabawasan ang disaster risk? Well, I would say because UP is very, very well known for fire kasi marami ng in the past years fires. I would say that we need to know where the fire hazard, fire exits are. In the, sa loob ng bawat building, maging aware building, no, kung saan ang fire exit. Tapos siguro pag may gathering, pati klase, i-orient natin yung mga nasa loob ng kwarto. Yung mahalaga dito yung information packets, no, or even mga wayfinding na mga graphics or instructions na nakikita palagi para parang magiging second nature na parang na-memorize nila kung paano yung navigation kasama ng space. Kasama na sa muscle memory. Oo. Parang so, palagi. Umpisa pa lang, sa first day of classes pa lang, sabihin na, okay, the fire exits are here. Oh, yung mga ganun, lalo na kung large class, ipa-line up talaga sila para ma-drill ng konti papaano pupunta doon sa fire exit. Ginagawa yata nila may fire exit. I think our buildings now are required to have emergency routes posted no. Mm-hmm. Sa UPCAT, ang ginawa ko, part na 'yon ng routine ng examiners sa umpisa, no, to orient the examinees to the exits and to follow a particular route exiting the building. So parang na-imagine natin ngayon, inaayos yung mga building, luma man o bago, pwede namang i-retrofit, pero baka lang may mangyari pa rin na malakas na lindol na unexpected malakas or iba pang event or fire. Kaya handa rin tayo as persons sa emergency exit. At naisip niyo ba kung halimbawang nag-exit na, kung kailan at paano tayo babalik? Meron din mong drill para doon, yung emergency pabalik. Exit. Pagkatapos ng emergency exit, uwian na. Uwian na. Suspended. Parang sa family namin, nag-uusap kami kung saan magkikita. Kung hiwa-hiwalay kami. Yes. Meron na kaming designated. So, alimbawa, sa UP, doon sa Sunken Garden. Okay. Kung nagkahiwa-hiwalay tayo, find your ways to... Huwag lang sa garden. Baha, ano? Pag baha, mahirap sa sunken. Mataas garden. Yata ang sunken garden. Or sa lagoon. Eh. Pababa naman yung tubig sa lagoon. Diba mataas ang sunken garden? Well, it normally is higher than that. There you go. Unless nagdilubyo na talaga, no? Buong Maynila, pag ano na, lumubog na. Mataas naman kasi ang diliman. Generally, mataas tayo. May huwag lang i-feel kowa. May mga lugar lang na malundo. Na malundo, yes. Konti. In other words, the template is nowhere to go, the safe place to maganda go. Maganda pa rin kung saan pupunta. Tsaka, Doc Mark, lessons, for example, me, nakatira dati sa faculty center, yung bawasan na yung movable hazards. Yung mga hazard na pwedeng bawasan, like fire load, mabawasan. Ayun pala, fire load. Fire load. Yes. Well, nabanggit bagong building, lumang building, at mga nagugustuhang building ng ating mga natanong sa persons on the street. Mukha namang mabago man, maluma man, meron namang pwede pang asikasuhin. It's a continuing effort. At tayo namang mga occupants or visitors, aware din, in case. Well, so seriously, ano nga ba ang mga tips natin sa mga viewers natin ngayon? For example? Well, ang building ay hindi lamang struktura. Kailangan tingnan natin palagi yung tao. At kung paano siya magtatrabaho, paano niya siya makikipag-relate sa kanyang family. At ito ay hindi lamang place para ikaw ay tumira. Kung hindi, marami kang gagawin dito bilang tao. No? Dito ka nag-aaral, dito ka magtatrabaho, at syempre dito ka magmamahal. Wow. Kaya nga yung hugot ko. Kaya nga yung building code, hindi naman talaga siya cookbook na one size fits all. Flexible pa rin siya kahit na batas siya. Dahil iba-iba talaga yung mga function na gusto nating mailagay sa loob ng bahay o building. At iba-iba rin ang design na gusto natin. At hindi naman katakataka na every several years, binabago rin ang standards na upgrade. Kaya maging conscious lang tayo na may building code, building standards, flexible pa rin naman ang design. But then I think the challenge is really how do we design
our buildings so that they can address multiple hazards, the many hazards that they're exposed to. So I think earthquake, wind, fire, mm-hmm, flood, landslide. Not only to mention even yung mga man-made hazards like yung threats to security and at the same time, it's natural hazards. So it shows that people do interact with their buildings, no? And therefore, when they are using these buildings, they have to be aware of the responsibilities that they have, no? In being part of that building's life, so to speak. Proper use. Kaya yung mahalaga nga na yung users of the building mismo ay maipapakita rin niya sa kanyang mga bisita, sa mga gumagamit ng kanyang spasyo, kung ano-ano yung dapat niyang tandaan, ano-ano yung saan siya ililid kung sakaling meron man itong mga hazards, ano-ano yung maaring itanim sa kanyang kaisipan para sa ganun, eh, madali niyang itong maintindihan at siguro para madaling sundan kung meron mang peligro. Para ting builders, buildings users manual. Parang meron ganun, ganun, no? At saka yung mga instructions, information na maaaring madaling makita at madaling sundan parang sa pag-aaral na rin, ano? Para sa learnings ng isang user. At totoo yan, Dindoy, kahit bagong-bago yung building, kagaya ng inyong bagong building. Lalong-lalo na siguro kung bago, no? Dapat aralin natin paano gamitin yung bago gamitin. Yan. Pwede rin naman yung kahit lumang-luma na, pero maayos din naman, alamin din natin kung anong kondisyon. Kaya nga siguro na pag-uusapan ngayon na kahit pala bago, kahit pala luma na, mga 50 years, mabuti namang i-reassess ang building. Kung may mapansin na kakulangan dahil mataas na ang standards ngayon sa paggawa, pwede rin naman palang i-retrofit para magamit pa rin tuloy-tuloy ng naisaayos na. There you have it. We need to keep in mind na yung bahay o building, bago man o luma, patuloy natin isipin kung paano i-improve. Siguro hindi lang decorative, but yung kabuuan kung paano i-improve. Lagi nating tandaan, magkasama ang pagiging maginhawa at pagiging ligtas.